Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, October 10. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 11, 27 to 28. Ako po si Pa Luciano Filoni, Parish Priest ng Kristong Hari. Sabi ng ebanghelyo, at Jesus was speaking, a woman spoke from the crowd and said to him, "Blessed is the one who gave you birth and nursed you." Jesus replied, "Truly blessed are those who hear the word and keep it as well." Mabuti, parang in-elevate ng Panginoon yung papuri kay Mama Mary, hindi lang dahil siya nanay ko, kundi dahil siya din ay nagtutupad, nakikinig at nagtutupad ng salita ng Diyos. Nakikinig, pinakikinggan ng Diyos, binigyan ng pakakataon ng Diyos na magsabi ng kanyang plano para sa kanyang buhay, pinakikinggan, pinagninilayan, pahalagahan yung sinabi ng Diyos, at lahat ng aspeto niyan ay napakahalaga, at doon ay modelong-modelong mahal na ina Maria. Ngunit hindi lang pinakikinggan, kundi ginawa, sinabuhay, sinundan ng kanyang buhay ang sinabi ng Diyos. And I think yung dalawang bagay na yan ay mahalaga. Meron kang panahon para magdasal, at sa iyong pagdarasal, pinagninilayan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tinatanong mo ang Diyos, hindi yung kung anong gusto kong gawin, kundi anong gusto mo, Panginoon, mangyari sa pangyayaring ito. Importanteng tanungin ang Diyos kung anong gusto niya, kung anong plano niya, kung anong balak niya, kung anong layunin niya. Pero hindi sapat po yun. Kailangan yung part 2, at yun ang pinakamahirap, kailangan isabuhay, kailangan gawin, kailangan konkretong action. Ang salita ng Diyos ay laging hindi lang inspirasyon, kundi roadmap. Hindi lang inspirasyon, kundi pinakita ang mga dapat daanan, yung mga yapak na kailangan sundan. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakiusap lang. Ikalad po natin ang mabuting balita. Tag your friends, share in your wall. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.